Our dear stakeholders, as in my previous reports, I am sure that the next part of my presentation is what our members, employers, partners, and friends from media are waiting for. I will now report the dividend rates for the PAGIB regular savings and the modified PAGIB 2 or MP2 savings. Under our charter, PAGIB fund is required to declare at least 70% of its annual net income as dividend, to be credited proportionately to the savings of all its members. But since 2016, on the recommendation of management and approval by the PAGIB Board of Trustees, we have strived to declare the highest possible percentage of our net income as dividends. Our decision balances our efforts to return the highest possible dividends to our members while ensuring a sufficient capital adequacy ratio to ensure our stability and protect PAGIB fund from major risk exposures. Following the recommendation of management and upon confirmation of the PAGIB fund board of trustees, we shall once again go beyond what is required by our charter by declaring 86.56% of our annual net income as dividends for our members. With this, we are happy to report that PAGIB fund's dividend payout for year 2021 shall amount to 29.86 billion pesos. Our dear members and stakeholders, this first week of February, data from the Philippine Stock Exchange showed that the dividend yield of publicly listed companies for their shareholders is at 2.58% only. From us here at PAGIB, we are proud to report that the 2021 dividend rate for our savings programs remains higher than what most financial instruments in the market offer. And so, ladies and gentlemen, allow me then to announce, subject to the confirmation by the PAGIB Fund Board of Trustees, the 2021 dividend rate for the PAGIB savings, the 2021 dividend rate for the regular PAGIB savings is 5.16%, while our 2021 dividend rate for the modified PAGIB 2 or MP2 savings is 5.66%. Okay. As I end my report, please allow me once again to extend my appreciation to you, our dear stakeholders, for your enduring trust and support to PAGIB Fund. We are but a few months away from the national elections, which would certainly bring much change. However, no matter what change may occur over the coming months, I would like to assure you that I, along with my fellow appointees in PAGIB Fund, shall continue to strive to implement responsive programs, enact relevant policies, and serve you to the best of our abilities. Likewise, be assured further that since my appointment as chairperson of the then Housing and Urban Development Coordinating Council in July 2017, and as the first secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development in January of 2020, and as chairperson of the PAGIB Fund Board of Trustees over the last 5 years, we have provided you service with professionalism, excellence, and integrity. Kami po ang inyong likod PAGIB, naghahatid ng tapat na serbisyo mula sa puso. Maraming salamat po.
Ayan, so nakita natin ano na ang dividend rate ay 5.66% para sa MP2. Nako, mukhang ano yata no napa-expect tayo ng mas malaki dahil nga from last year na pandemic ay medyo ay 6% no yung ating nakuha. And I think you know what? Medyo bittersweet. I think one of the reasons why bumaba yung ating dividend rate for Pag-ibig MP2 anong 2021 ay talaga namang sobrang dami ng ano no sobrang dami ng naglagay na sa Pag-ibig MP2. Kaya kung dumadami din tayo na naglalagay, dumadami yung pondo, dumadami rin yung kailangang maghati-hati. Okay? Tapos ang isa pa ay on the positive note no, kung titingnan natin kasi yung ating inflation rate I think last year was nasa 4%, o sabihin mo ng 4.1, 4.8%, eh mas mataas pa rin to 5.6%, which means ay naging stronger yung real growth natin ay better dahil mas malaki yung dividend rate ng Pag-ibig compared doon sa inflation rate. Ayan. So anong masasabi ninyo no, kasi ito sabi ni Romel, okay na yan. Oy, grabe naman, Chris. Nabulsa na naman yung disappointing dividend. Nako, alam mo, Chris, katulad ng Office of the Vice President, itong si Pag-ibig ay ilang years na rin na unqualified opinion sila. Imagine, February pa lang naglalabas na sila ng financial information na ganito, no? And that means a lot. Kasi mahirap yan, ha? Kami, hirap na hirap kami i-beat yung April 15 deadline in submission ng financial reports. What more for them, a government agency pa sila, no? So 5.66% sabi ni Remy ay not bad, tama nga, no? sabi ni Paul Aris, medyo nalaglag daw siya sa upuan. Okay, si Annalisa natatawa din, oy natatawa kayo pero anong performance ng stock market last year? Nako, ano lang, 'di ba? Para negative 0.38 nga siya, 'di ba? So okay na to. I think ito na yung better pa rin ito than other financial products that gives us very very good security. Kasi kung i-compare natin itong si Pag-ibig ay parang katulad din ito ng mga government bonds eh. Kasi yung government bonds ay mayroon ding 100% government guarantee. Yung Pag-ibig MP2 ganun din. Pero ang kaibahan nito, mas mataas yung Pag-ibig MP2 kaysa sa government funds, government bonds, tapos tax-free pa kasi sa government bonds may 20% na tax eh, no? So ayun, sana ay nakatulong itong ating show no today, pero pagpatuloy na natin pakinggan itong programa ng Pag-ibig. Filipino workers towards rebuilding the economy and social progress. Maraming salamat at mabuhay po kayo, CEO of Magrivaldi T. Mon. Our next awardee is Secretary Ramon M. Lopez of the Department of Trade and Industry. Secretary Lopez began his career as a public servant working in the Presidential Management Staff Office in 1981, the Department of Trade and Industry in 1982 to 1989, and the National Economic Development Authority from 1989 to 1993. He established his career in the business sector, working for more than two decades as top executive of RFM Corporation until his appointment as DTI Secretary in 2016. The DTI representative serves as member of the Pag-ibig Fund Board Investment and Board Governance Committees. Thank you and congratulations, Secretary Ramon M. Lopez. Next up is Secretary of National Aid Development Affairs of the Ayan, okay, no? Si Jinsky, habang nag-announce lang, si Jinsky nagsasabi, ay, time to check my account. Nako, Jinsky, sa second quarter pa yan mapopost, no? Kasi it takes time for Pag-ibig to really post it. Tapos ang makikita mo, ipopost nila yan siguro ng mga March or April, pero ang date na sa December 31 ng 2021, no? So, hindi nyo pa yan makikita sa virtual Pag-ibig account ninyo ngayon, no? O, yung tama naman, no? Sabi ni Arnold, down pa nga ang market ngayon. Ayan, laki, sabi ni Romel, laki nga yung lugi niya sa stock market, no? Ayun. So, sabi ni Annalisa, buti na lang daw malaki ang kanyang nilagay, no? Hinulog sa Pag-ibig. Ayan, okay. Sige, tignan natin ulit.
Secretary Attorney Abisado has an established career in public service, notable for his leadership and innovation. He was the regional director for the Department of Interior and Local Government, Region 11, from 1986 to 1992, and then for Region 12 until 1993. He left government service in 1993 to serve for the private sector until 2004, but continued to perform public service in Davao City until he was appointed as Deputy Secretary General for the Housing and Urban Development Coordinating Council from 2010 to 2015. Former Secretary Abisado held various positions in different capacities prior to his current appointment as Budget Secretary. Thank you for your service, former DVM Secretary Attorney Wendell E. Abisado. Congratulations as well to OIC Secretary Tina Rose Marie L. Kanda of the Department of Budget and Management. Acting Secretary Kanda is recognized for her expertise and experience in government budgeting. She started her career with DVM as a budget analyst in 1982 before becoming the director of its budget technical service. She was also assigned as Budget Management Bureau D director, where she handled agencies in the justice, national security, and public safety sectors. Acting Secretary Kanda was appointed as officer in charge of the Department of Budget and Management in August 2021 and currently serves as representative of the Pag-ibig Fund Board Audit Committee and Board Risk Capital Committee. Thank you and congratulations, OIC Secretary Tina Rose Marie L. Kanda. Next is Trustee Cornelio P. Aldon, Private Employers Representative. Okay, ayan ano, so nakita natin ang Pag-ibig MP2 at 5.66% nga ang ating ang ating nakuha na dividend dyan ngayon. So just a recap, ano, yung Pag-ibig MP2 how-tos natin, ano ba yung features niyan, how to open accounts, and ano yung best use niya, no? So yung Pag-ibig MP2 natin, meron tayong regular Pag-ibig Savings 1, no? At ang rule ay laging mas mataas yung dividend ng Pag-ibig MP2 kaysa regular savings natin. Ito kasi yung yung mandatory natin na contributions para sa regular sa Pag-ibig natin, lalong-lalo na kapag employed, ano? So 100 pesos galing sa atin, 100 pesos galing sa employer natin. So compulsory for employees at para dun sa mga may Pag-ibig housing loans. So this is a long-term savings program, 20 years po ito. At it can be withdrawn after 20 years or when you reach 60 years old, tax-free, 100% government guaranteed, no? At mataas pa rin ang high dividend, 5.16 for regular Pag-ibig regular savings, no? Ay okay na okay 'yan. So, ito no, makikita ninyo yung aking hindi niyo pala masyadong makita. Anyway, so mas malaki na yung dividend na kinita ko, total dividends 38,911. Yung employer share ko ay 23,400. Yung employee share ay 38,328. So, mas malaki na yung dividend compare sa kinontribute ko or sa kinontribute ng employers ko, no? Ang modified Pag-ibig Savings 2, ito ay open to all P1 members with at least 5,000 na monthly income, except kung ikaw ay senior citizen na, hindi mo na kailangan mag-P1, ano? Voluntary savings program ito at ang minimum na hulog ay 500 pesos. At ang circular ng Home Development Mutual Fund or Pag-ibig 276 nagsasabi na MP2 dividend rate would always be greater than Pag-ibig 1. At ang napapansin ko nga ay 0.5% or 50 basis points yung tinitignan nila parate. Tax-free and government guaranteed ito. Long-term savings then 5 years siya. And it can be withdrawn before 5 years if meron kang total disability or insanity, na separate ka from work by reason of health at saka kamatayan. So I think pwedeng bahagi ng emergency fund mo ay ilagay mo dito sa modified Pag-ibig savings 2, no, sa MP2. And you can actually open multiple accounts, no? Ang ginagawa ko dito, no, ito nakikita niyo yan yung nasa virtual Pag-ibig ko, no? So I open multiple accounts and each account is for a specific financial goal, no? So yaan. So just to give you an example, total contributions na ito inopen ko noong February 15, 2018. I only had 20 contributions dito, no? Kasi every year ay nag-open ako, hindi ko na dinadagdagan. Ang total dividends ko na nalagay dito ay na nakuha ay 118,000. Ang contribution na nakuha ko ay 925,000.
So, yung total niyan na 1,043,667.71 times 1.0566, okay? Magiging 1,102,000 na itong Pag-IBIG MP2 account ko na ito, no? So, saan po pwedeng magbukas? Sa mga Pag-IBIG branches, pwede kayong magbukas dyan. Sa virtual Pag-IBIG, pwede rin ako, napakadali lang, sa totoo lang, no? You can also open through your employer, mag-coordinate kayo sa mga HR ninyo. At syempre, pwede din po na sa SEDPI, no? As accredited collection agent. Makikita nyo yan sa ticker, may nakalagay eh, na i-type nyo lang, no? Ang Pag-IBIG sa Vince Repisura Facebook Messenger. And pwede na kayo makapag-register, no, to open an MP2 account. At nung ito, no, I actually forecasted ng mga nasa 5-7%. So nandito sa low end siya, no, na forecast natin. Pero not bad pa rin, no, maganda pa rin ang performance natin diyan. So MP2 versus the stock market, pagtitingnan natin diyan, ano? So MP2 versus the stock market, minimum amount ay 500 pag sa MP2. Sa stock market, as low as 1,000 pesos, may nakita naman ako ng mga accounts na ganyan, no? So term nito ay 5 years. Sa stock market, open-ended, anytime you can go in or out. Guarantee, 100% government guaranteed yung MP2. Yung stock market, hindi. Kaya, di ba, pwede ka nga malugi doon. Ang tax, walang tax. Sa MP2, tax-free siya. 5-10% for capital gains and 5-10% on dividend yung sa stock market. So, saan tayo pwede mag-open? Sa mga sinabi ko na kanina, no? Virtual Pag-IBIG branches, sa SEDPI po pwede rin. Sa stock market, pwede sa mga online platforms at saka sa mga banko, pwede rin yan. Sa voting rights, sa MP2, meron. Sa stock market, possible kapag talagang super laki ng nilagay mo na stake, ano? Magkakaroon ka ng boses doon. Ownership, pareho, no? Co-owners tayo parati dyan. Capital loss ay hindi posible, no, sa MP2 kasi hindi talaga mababawasan yung savings mo doon, no? But in the stock market, it is. Ang documentation, virtual account yung sa MP2, wala nang papel-papel yan. Ganun din sa stock market, scriptless ang tawag, okay? Market volatility, nako, hindi masyado dito sa MP2. Sa stock market ay oo, no? Ang purpose for me, ang MP2 ay dapat ito ay para sa housing, education, or retirement. Sa stock market, nakapang once lang yan. Kaya huwag tayong maglagay ng malaki dyan, no? Eligibility, Pag-IBIG member, o kung ikaw ay risk taker, di ba? Pero naku, high risk equals high return or high loss. Yan, no? Yan po yung katotohanan dyan. Socio-political risk, low sa MP2, sa stock market, high. Tignan nyo, bumababa yung dividend dahil in-invade ng Russia ang Ukraine. Hindi. Pero ang stock market down ngayon dahil ini-invade na ng Russia ang Ukraine, okay? At makikita natin dito yung aking example kung nag-open ka ng January 2015 sa stock market at saka sa MP2 worth 1 million pesos, no? For 2021, 990,000 na lang yung iyong 1 million. Dito sa Pag-IBIG MP2, yung 1 million mo is now about 1.58 million pesos, no? So, yan po ang ating tinitingnan diyan kasi ang investing parang love life, dapat consistent and predictable at hindi siya roller coaster ride. Ayan. So sana ay naliwanagan tayo ngayon sa ating Pag-IBIG MP2 at na-excite kayo, no? Magdagdag pa kasi pabahay yan, no, na magagamit ng Pag-IBIG MP2. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Fintech company. To give a message on behalf of Pag-IBIG's 2021 top collecting partners,